So ano natutunan nyo? Sino yung salita kanina? Si Buddy. Anong natutunan nyo kay Buddy? Sige. Attitude. Anong daw? Bad attitude daw kayo. Paano attitude? What about attitude? Ha? Must have the right attitude. Ano yung right attitude? Pag sinabing gawin mo to, fuck you. Ah, yes, upline. Yun pala yung right attitude. Pag may sinabi, yes, upline. Okay, ano pa? Ano pa yung about attitude? Yun lang? Tangin na, sang oras siya nagsalita. Yung nakuha nyo? Ha? Belief. Okay, huwag paniwalaan ng ibang tao, sarili lang. Ha? Paniwalaan yung mga mahihirap. Paniwalaan ng asawa, nanay, tatay, at anak na sa'yo umaasa. Yun ba? Yun ba yung belief? Ano yung belief? Ha? Bumilip sa product, sa company, at kay Sir Tom. Yun, tama yun. Ano pa? Ano pa? Ano pa? What about belief? Excitement. Ano? Dapat may excitement. Okay. So, paano magkaroon ng excitement? Pag masaya ka, ma-excite ka. Ganon. So, ngayon yun, tumawa kayo. Na-excite ba kayo? Ha? Excitement, no, comes from having gratitude. Okay? Pag nagpapasalamat ka, kunyari, today, nakaupo kayo dito, ilang oras, aircon, libre. May bayad ba kayo rito? Oh, wala. Ayun. You should have gratitude for that. Yung dalawa ng salita sa inyo, Million Dollar Club member. Okay? Si Cecil, how much have you earned? 50 plus? More than 50 na, di ba? Ha? 56 million, no? For Cecil. Nagsalita sa inyo, sa harap, 56 million yung kinita. Meron bang downline si Cecil saka si Buddy rito? Taas ang kamay? Sige, di, magbibilang lang ako. Downline ni Cecil at Buddy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 lang ang downline niya. So, sa itsura lang nung audience na to, mas marami sa 24. So, hindi sila yayaman dun sa mga hindi naman nila downline. Tama? Hindi naman sila kikita. Kahit na magpasok ka ng family package today, hindi naman siya kikita sa'yo. Tama? Kung after ninyo makinig, ayaw nyo gawin yung trabaho, siniraan nyo pa kami, wala rin epekto sa kanila yun. Hindi naman na kayo downline. So, they're volunteering their time to teach you. You should have gratitude for that. No, you should be excited that they gave their time for you. Okay? And si Buddy, earning 1 million a month, no, as an offshore man. No, before retiring, no, closing the 4 gas stations and concentrating his time in Iford. Ano na yung total accumulated mo, Buddy? 25 million. Okay? Sino yung oldest dito? Are you senior already? Not yet. Senior na po. How old are you, if you don't mind? 60. Have you earned 25 million in your career? Maybe. What do you do? What do you do? Real estate. So, you've earned more than 100 million. Hindi sell, ha? Earn, ha? Yung commission. Commission. More than 100 million? More or less. More or less. Oh, so, why are you doing here? You shouldn't be here. Doon ka na sa real estate. 100 million ka doon, eh. Ilan pala yung naka-100 million dito? Mga 6 pa lang. A millionaire. Hindi kayo naging millionaire sa real estate? 100 million yung kinita nyo? I want to become richer. Okay, very good. Magandang sagot yun. I want to become richer. No? Kasi si madam kumita na ng 100 million yung relo niya. Yung relo ko, 39 million. Ma'am, tingnan nyo. Tingnan nyo mabuti. Hanggang dito sa ilalim. Okay. Si Buddy, saka si Cecil, parehong solid gold yung relo. Yung relo ni Cecil, mga 5 million yung halaga nun. Yung relo ni Buddy, mga 3 million. Okay? And when Buddy was earning a million a month, no, as an offshore man, wala silang Rolex. Wala silang Mustang. Wala silang Mercedes. Wala silang Mini Cooper. Hindi sila sa Valle Verde subdivision nakatira. Your real estate, you know how much is in Valle Verde. Okay? You know, just to be realistic and to be honest, hindi pa nila binili yung bahay.
But the rent is what? 200,000 a month. Okay? Malaki ng kita yung 200,000 a month, di ba? Dito pang bayad lang ng renta. So, ba't ko itinuturo yon? Kasi right now, kumita sila ng 56 million plus 25 million, no, that's about 81 million only. Eh, yung bahay doon, 150 million and up. So, obviously, hindi pa nila kaya bilhin. Pero pwede na nila lang rentahan. Tama? Saka na nila bilhin. Si Zac Lopez, kakalipat lang din sa Valle Verde. No, I think his rent is 250,000 a month. No, sobrang laki ng bahay. May ganito sa loob ng bahay ni Zac Lopez. Sa ground floor. Yung condo niya ngayon sa Shangri-La, 170 square meter, kasya sa CR ng bago niyang bahay. Ha? Yung CR ng bago niyang bahay, 170 square meters. Yung pangarap niyong bahay, at yung bahay ng kapitbahay mo, at yung kapitbahay ng kapitbahay mo, kasya sa loob ng CR ni Zac Lopez. Kung ang bibili niyo yung mga SM, di ba? SM ngayon parang ilan? 40 square meter ba? O 25? 28 square meter. Oh. Di yung buong floor ng SM. Isang floor ng bahay ni Zac. Okay? So, Zac has earned almost 200 million. No, but the house he's living in now is 200 million. Okay? So, pag hindi ko tinuro, rentahan mo muna yan. Kasi, yung nag-COVID, ano yung lesson? Pwedeng sobrang healthy ka, pero nahawakan kang COVID, bukas patay ka. Tama? Ang rami namin kamag-anak, kaibigan na matay in the 2 years of COVID na hindi mo expect na mamamatay siya. So, you never know. So, paghihintay ni Zac Lopez, sabi niya, sir, konti na lang, meron na akong natabing 200 million. Eh, that could be, kasi syempre, hindi lang naman bahay yung paghandaan mo eh. Di ba? Nakita na naman yung kotse ni Zac, di ba? Ilang pera, yung Ferrari pa lang, 26 million. So, kung bumili siya ng 200 million yung kinita ni Zac, ibinili niya ng bahay sa Valle Verde, 200 million, tapos makikita mo si Zac dito, nag-grab. Di ba? Ano pa ba yung, ano pa ba yung mga ginagawa? Lalamove? Yung lalamove pa rin ba sa tao yun? Hindi. Hindi. Angkas. Mag-aangkas si Zac, pero dalawang motor. Di ba? Kasi yung pera niya, binayad niya lahat sa bahay eh, 200 million. So wala na siyang Ferrari, tama? Wala rin siyang Mercedes. So hindi na siya presidente ng Mercedes-Benz Club. Nasa audience lang siya, pumapalakpak. Galing talaga nung downline ko, nakachedeng. Upline, ba't ikaw? Eh, bumili akong bahay. Diba? May bahay ako, pero wala akong kotse. Actually, wala rin siyang relo. Diba? Rubber band na lang. Tama? Alam nyo ba na ang number one na nagpapahirap ng tao, average Filipino employee, yung pagbili ng bahay? Tama? 20 years mong hinuhulugan, nagkautang-utang ka na. Tama? Ang rami kong kakilala, sir, anong problema? Sir, 3 months na akong dinakabayad sa kondo. Nakatira ka ba doon? Sir, hindi, pre-selling. Diba? Nagipit-gipit ka na, hindi pa nakatayo yung bahay. So, nagre-renta ka, tapos naguhulog ka, eh, pero hindi pa tapos. Sabi nila, December 2022, tapos na daw eh. Talaga? Sila Melay, kasi taga Wakwak Subdivision kami. So sila Melay, merong Wakwak Shangri-La na tinatayo. Nung sabi kong 2020, lumipat sila ng Shangri-La. Sabi ko, lumipat kayo ng Shangri-La kasi walang mangyayari sa inyo dyan sa Taytay. No? Bumili sila ng condo sa Taytay, 3.5 million plus another million to renovate. Sabi ko, gano'n na karaming downlines yung nadala niyo? Sir, wala kasi liit eh. No? In fairness, 3 bedroom yung binili nila, pero still maliit. No? Sa condo in Taytay, The Hive. Sabi ko, lipat kayo sa Shangri-La. Sabi niya, sir, sayang, ang mahal. 170,000 a month yung rental nila sa Shangri-La. 470 square meters. So sabi niya, sir, sayang, bibili na lang kami. Saan ka bibili? Sabi niya, sir, para malapit kami sa inyo, yung Shangri-La Wakwak. Oo. Sabi niya, sabi ko, kailan matatapos? Sir, December 2022, tapos na daw. So hintay na lang namin, 2 years, lilipat na kami doon. Noong isang araw, pinadala ko picture sa kanya, nasa 12th floor pa lang yata. Diba? Sabi, December 2022, naguhulog siya. Kung ganon, 2 years na siya naguhulog. Diba? Pero ngayon, after 2, hindi pa rin matirahan. Tama? Pero ipit na pera mo ron. Kasi, syempre, kung kukuha ka ng magandang unit doon, you know, 40 million, 25 million, diba? Studio type yata doon, 15 million. Okay? Kasi, ano siya, luxury condo siya. So we are teaching people how to use their money properly. Tama? Nagnenegosyo ka eh. Ang makikita ng tao yung kasuutan mo. Ito,
jogging pants ko Louis Vuitton. I don't know the exact, siguro 100,000 yung pants ko. Yung jacket ko 200,000, yung shoes ko medyo mula 70,000 lang siguro 'yan. 'Di ba? Matawa si sir. Yung relo ko 39 million. Ito lang medyo mahal. Kabisado ko yung presyo nito kasi dinugo ako nung binabayaran ko siya. Ha? Talaga? Sige na nga, bahala na. May pera naman ako ulit bukas. Ano daw? Sige, ma'am, ano yan? May bebenta ka sa akin, ha? Huwag mo nilalaglag kasi pag nalaglag mo, baka 30 million na lang yan. Huwag mo susuot. Sabi ko, tignan mo lang. Bawal isuot. Kasi baka yung swerte ko mapunta sa'yo. Diba? Pag nag-family package ka na, papasuot ko yan sa'yo. Triple corporate. Magdadala ko na mas mura na nilo. Mga 18 million lang. So by the way, I have like 40 watches. Okay? And my cheapest watch is 1 million pesos. Okay? Tapos si Madam, merong relo si Madam, 43 million. Okay? Meron akong relo, yung dalawang Richard Mille, the one is 18 million, the other one is 16 million. Meron akong in order parating, medyo mula, 30 million lang yata. Pagka binayaran ko na, matatandaan ko na. Nalapit na, siguro mga dalawang linggo, tatlong linggo na sa Pilipinas na siya. So, but anyway, balik tayo kay Zach Lopez, yung bagong watch ni Zach Lopez, 14 million. No? And pareho kaming dalawa. No? Twinning kami. We're the only ones in the industry ng networking na yung presidente, pareho yung top earner, pareho yung lelo. Kasi anak ang tingin namin sa mga members, mga leaders namin. No? So kung yung buhay na dinaranas namin, yun yung itinuturo namin. No? So may step by step kami. 6 years pa lang si Zach, no? And the top leaders like Des, you know. So tinuturuan namin yung mga galaw nila. Kasi wala nagtuturo sa inyo about finances. Nobody will teach you about finances. The school system in the Philippines teach you how to become employee. Meron bang course doon, how to manage your money? Wala, di ba? How to make your money grow. How to invest in the stock market. How to properly use your money. How to buy property. Wala. How to use loans properly. Kasi yung paggamit ng utang, may paraan yun. Yung mga mayayaman, may utang. Kasi ang thinking ng mga Pinoy, pag mayaman, walang utang. Di totoo yun. Pagka mayaman, mas maraming utang. Kung patatanungin mo ako mismo, personal ko, yung kumpanya, iFern, walang utang. Ako personal, siguro utang ko, maybe 100 million. No? Like some of the utang is credit card. Kasi nag-swipe ako, hindi ko pa binabayaran. Diba? Parang, when we travel abroad, 30 million in a month is nothing. Okay? When we go to the US, Dubai, ganyan, pagbalik namin, 30 million yung na-swipe namin sa credit card. It's nothing. Okay? Your whole life, what you've earned is 1 week shopping for us. Yung kinita ng buong angka ninyo. Trip namin sa Dubai lang yon. No, si Madam, kumita siya 100 million. This year, our shopping, mga 200 million. No joke. Average credit card bill ko every month, 20 million. Average. Pag nag-upload kami, 30 to 40 million. Yung nasa Pilipinas lang, 20 million. Okay? So, if you hindi ka member, huwag ka mag-join. Nag-join ka, hindi ka mag-join. Walang epekto yan sa akin. Hindi yan kaya bilhin yung jacket ko. Yung t-shirt ko sa loob, ito, Louis Vuitton din to. Siguro 40,000 yung t-shirt ko. Pag nilabahan ni Yaya, nabutas, wala na. Diba? Trapo na siya. Tama? Pag nagkamali ka ng plancha, nasunog, wala na, trapo na. 40,000, trapo. Ang pinakamahal na trapo sa Pilipinas. Okay. Meron kami isang condo, lagay na ng gamit. No? Pupunta nga si Maijan mamaya, kukuha na ng sneakers, no? Pang giveaway ni Madam. So, meron isang wall doon si Madam. Siguro, mga 100 yung Jordan niya. No? Wala, hindi na niya ginagamit. Nagsawa na siya sa Jordan, laos na daw. Sa Jordan Club, uso pa siya, pero kay Madam, laos na. Nag-move on na siya, tapos na siya. Pero nung masaya siya sa Jordan, pagkapunta kami, minimum 20 yung nabibili namin. No? Every time we go out, lahat ng kulay na wala, bibili namin. Tapos suot na niya isang beses or pipicture na niya na, wala na.
Okay, so earning money is the easiest thing for us to do. That's why we challenge ourselves to teach people how to become millionaires. Kasi, nakita niyo ba yung post ko about the Christmas basket? Nakita niyo? Yung Christmas basket namin, no? Nakita niyo yung mga items, di ba? Si Mela yung first year niya, nag-post nga siya kaulit kahapon kasi hindi siya makaget over. Yung 6 years ago, nakita niya yung Christmas basket sa mga employees. Gulat na gulat siya. Sabi niya, ha? Sir, pati janitor, pati guard. Oh, lahat, meron. Magkano yan ganyan? Sabi ko, di ko alam, 3,000, 5,000, ganyan, per person. Tapos sabi niya, sir, 11 years ako sa call center. Queso de bola lang yung binibigay sa amin. Meron daw siya collection, 11 na queso de bola. Ha? Every year, global siya na call center. No? Yung mga multinational, may pangalan. Parang pangalan yata ng, huwag na natin sabihin pangalan, baka dalawang queso de bola na ibigay niya this year. Okay, so hindi makaget over si Melay. Sabi niya, ha? Ano talaga? Queso de bola lang kami, tas kayo, ganon. Ano ako nakita niyo sa video? Parang, ano, meron silang, ano? Portable washing machine? Yun. So, yun kasama yun. So, aside from ng mga pagkain, no? Aside from the pagkain, they have, each employee gets one portable washing machine. Okay? Kasi every year, kailangan may isang appliances kaming binibigay. Kunyari, the year before, microwave or oven toaster, no, plancha, whatever. No, so basta everybody gets at least one appliance or one parang furniture type, no, na pwedeng gamitin sa bahay na, ay, galing sa iPhone niya, parang ganun. They will be reminded every year. So that's separate from their bonus. This year we give 15 months bonus. Okay? So aside from the Christmas, we get 2 extra bonus. We gave one in mid-year, no, bago mag-tuition. Nagbigay kami ng 1 month bonus. Tapos nung nag-birthday ako, nagbigay ako ng 1 month bonus, no, sa lahat ng empleyado. So we've been doing that, no, since 2005. No, 2022 na po ngayon. And we have many companies. Not, and iFern lang kasi nakikita niyo. Hindi niyo nakikita yung iba. No? May factory kami ng gamot. Marami kaming kumpanya. No? So this is the business where we challenge ourselves to make people rich. And yung mga MDC, Million Dollar Club, yan yung parang mga panganay namin, no? So nakakasama nila kami sa abroad, no? Na nagpa-party sila sa bahay namin, no? Pag pumupunta sila, Mike Lim, Fashion Police, sila Bang Pineda, tapos yung nag-birthday si Vice Ganda, sinama namin sila lahat, no? Nag-party kami sa bahay ni Vice Ganda, no? If you want to check, nasa YouTube kami. Nasa YouTube kami ni Vice Ganda, nasa YouTube kami ni Ion, no? You will see us there. Because, you know, they are our friends, no? And next week, no, we'll be going to Cebu kasi meron yung Uncabogable, no? So for the second year in the row, merong special event si Vice Ganda para sa lahat ng sikat na LGBT sa Pilipinas, yung mga may 1 million followers sa YouTube, 1 million followers sa TikTok. So Vice Ganda created this event last year kasama namin yung Million Dollar Club. This year, kasama namin ulit yung Million Dollar Club and it's going to be in Cebu. So, pupunta kami ng Cebu. So, we are sharing, you know, what we have in our life, no, to the top leaders. And they become top leaders. They have been here for 6 years. And meron din tayong leader, no, sa Million Dollar Club, notably Richard Lim, Tadio Soronda. They've been in iFern for 10 years. Okay? So, the others, no, sila Zach, sila Marvin, sila Cecil, sila Des, no? It took them 6 years to reach Million Dollar Club or 50 million. Pero meron tayong mga members na 2012 pa sumali, no? Kasi part pa sila nung iFern in 2005. Richard Lim and Tadio Soronda, nakilala ko 2006. Okay? Panahon pa ng Fern C. So from 2006, 2012, we launched iFern, lumipat sila sa iFern. So I've known them since 2005, 2006. But it took them 10 years to reach Million Dollar Club. No? Si Richard, 9 years. Si Tadius, 10 years. So pwedeng mabilis, pwedeng mabagal. Mararating pa rin. Okay? You want to reach their level? It will take time. No? Ang nakakatawa kasi sa ordinaryong tao, no? Katulad nyo, mga dating empleyado, no? Dating ahente, parang pagka yung sa ginagawa nyo dati, hindi kayo nagmamadali. Tanggap nyo na 10 years ka na dyan, yan pa rin yung sahod mo. Tama? 15 years ka na dyan, nataas na ng 200 kada araw. Tama?
Nag 30 years ka na dyan, naging 20,000 na yung sahod mo. Okay? Bakit nung empleyado ka, naghihintay ka? 10 years, 15 years, 20 years. Bakit nung nag-i-fern ka, kakasali mo lang ngayon, gusto mo bukas millionaire ka na? Lapong ganon. Ha? Kasi you need to business mo siya. Nung nag-umpisa ka, wala ka pang customer. Tama? So paano ka maging millionaire kung wala kang customer? Paano ka maging millionaire kung wala kang downline? Tama? Sino mag-aakyat ng benta para sa iyo? Kasi lahat kayo nandito sa iFern, commissioner kayo. No? Nagkaka-commission kayo dahil sa tao sa ilalim nyo. Mas marami kayong tao, mas marami kayong commission. No, si Zach is tama ba? Ruby Presidential Director. Is that 35,000 cycle or 70,000? 85, no? 85,000 cycle as a Ruby Presidential Director. It means 85,000 no accounts, no? Not necessarily tao, no? Kasi like si Madam, sabi niya corporate, 'di ba? So, is corporate what? 35 times 2? 63. Oh, 63 accounts yung corporate. Pwedeng siya lang naman yung gumalaw. Yung pamilya hindi pa gumalaw. So, 63 accounts but one person. Tama? So, 85,000 accounts on the left and 85,000 accounts on the right. Diba? To reach Ruby Presidential Director. Dalawa nang nakagawa sa IFER noon. Si Des yung nauna, si Zach yung sumunod. So, saan ba sila nag-umpisa? Ilan? Nag-umpisa sila, zero. No, nung nag-join sila, no? When they started, they all started with Premium Plus. Tapos nagdagdag. Who's ringing? Paki-off na lang yung ringing. So when they started, nag-Premium Plus sila, tapos hanggang kumita, nagdagdag. Kasi hindi naman lahat katulad ni Madam, no? As a real estate, she earned 100 million. So meron siyang sobrang pera, pwede siya mag-invest. Like yung ka-meeting ko kahapon sa office, no? Mag-asawa, nag-Rolex po sila. Si Mr. Yung tuto na Rolex worth about a million. Si Mrs. Solid Gold na Rolex worth about 3 million. But anong background nila? Meron po silang trucking company. 83 yung trucks nila. Nag-compute po kami, 124 million yung halaga ng mga truck nila. Tapos nung pandemic, medyo affected sila. Pero ngayon nag-bounce back na daw. Saka peak season daw tong December. Pag mahina daw negosyo nila, 8 million daw yung collection nila sa isang buwan. Pag malakas, 14 million. So itong November, December, 14 million a month yung collection nila. Pero 124 million yung halaga ng mga truck nila para magkaroon sila ng negosyo na kayang makakolekta ng 14 million a month. Pag matumal, 8 million. Okay? So pag yung 8 million, medyo sakto-sakto lang sila kasi naghuhulog sila ng manti sa mga truck. Yung toll gate daw nila, isang araw, 50 mil. Toll gate. 50 mil per day toll gate. Gasolina, 2 million naman. Okay? So, malaking negosyo, malaki expenses. Tama, 83 truck mo, ilan yung driver? Oh, 83 rin. Ang galing kayo mag-mat. Ilan yung mekaniko? Hindi naman. 15 lang. So, meron silang 15 na mekaniko. Tapos office staff, 15 rin. So, 83 drivers, 15 mechanic, 15 office staff. Okay? 50,000 per day, toll gate. So, malaki negosyo, malaki gastos. So, can you imagine, meron silang 124 million worth of trucks, pero nag-iFern sila. Sabi niya kasing iFern, di daw naapektuhan nung pandemic. Wala daw mga sakit ng ulo. Kasi para magkaroon sila ng negosyo ng 8 to 14 million a month, tama, ang problema kasi nila, collection. Minsan yung mga customer ayaw magbayad. Delayed magbayad, no? Na-deliver mo na at lahat-lahat, pero yung bayad, next week daw. Tapos pagpunta mo next week ulit. Tapos pagpunta mo next week ulit, no? So, pag apat na next week, next month na pa siya actually, next month na. Pero pinabalik-balik ka niya, di ba? Pinaasa ka niya. Yung pala next month. Tapos pagpasok na ng next month, next week na naman. Yung pala next 2 months. Tapos nagdagdag daw sila ng 10 truck during election. So, awan ng Diyos, yung Comelec, hindi pa rin sila binabayaran. May utang pa rin daw sa kanila. Ha? Nagdagdag sila ng 10 truck para sa election. So, the average cost, yung mga mura daw nila ng truck, 1.5 million.
So to get the Comelec project, they need to add 15 million. Okay? You understand that? Pagka pumalya ka sa bangko, babalik ba ni bangko yung nahulog mo? Hindi. Kukunin lang nila yung truck. Kahit na naghulog ka na, kunyari 5 years, 60 months, nakahulog ka na ng 58 months, yung 59th month, nagpalya ka, kanila na yung truck. You understand? Dito sa IFER, no, si Madam, nag-invest siya corporate package. Pag nabenta mo lahat ng laman, bumalik na yung puhunan mo. Pag in-encode mo yung cheque, tumubo ka na. Tama? Okay, so the more you invest, no, the bigger yung investment mo, mas malaki yung kita mo. Mas mabilis ka rin kumita. No? Mas magtatrabaho ka rin kasi malaki yung nilabas mo. Pagka nilabas mo konti, no, yung magandang talk ni Cecil, no, na sinundan ko, ayoko na nga sana magsalita after nyo magsalita. Parang sabihin ko na, battle cry na tayo. Ang ganda na ang sinabi ni Cecil. Okay? So, kung hindi ka nag-invest ng malaki, hindi mo rin siya kakaririn. Okay? Pagka maliit yung in-invest mo, wala. Saka na natin gawin yan. Diba? Next year na lang. Okay? So, we just entered December, no? In a, what? In 20 days? 21 days is going to be Christmas. No? So, traditionally, no? Sa lahat ng networking company, pag December, matumal. Wala nang gusto magtrabaho, no? Nagpapahinga na sila. Bakasyon na daw muna. Puro, ano lang, puro withdraw. Nagwi-withdraw lang sila ng income. Kaya maraming networking company nagsasara pag December. When I say nagsasara, nababankrupt. Kasi walang pay-in, puro withdraw. Si iFern, traditionally, no, for the past 6 years, every December, lumalakas yung benta. Okay? So, iba po tayo. Bakit? Kasi we have a kick-off event, no, in January. When you say kick-off awarding event po siya for 2022. So, on January 28, we're going to have a kick-off event, no, in SMX MOA. Okay? So, we reserve venue for 5,000 people. So, first come, first serve po. Pag naubusan ng ticket, sorry, sa 2024 na lang kayo mag-attend. Kaya paunahan po, pag sinabi nila for sale ng ticket, bumili na po kayo kaagad. So, we will do that kick-off. So, awarding po siya ng 2022. So, syempre, marami tayong leaders naghahabol ng rank, gusto mag-rank advance, naghahabol ng income, kasi may ranking po eh. No? Syempre, kunyari, sabi natin, we'll award top 300. No? So, syempre, may ranking po yon. So, syempre, pag mas malaki yung kita mo sa December, aangat ka sa ranking. Lalo na yung top 10, nagkukopyahan sila, kinukopya nila kung magkano yung mga income ng mga katabi nila. Tapos alam nila. Alam nila yung January to October, no, magkano yung kinita. So alam nila na, shit, kailangan lagpasan ko ng, ano, ng 1 million tong buwan na to para umangat ako ng one rank, di ba? Example, for October, si Alex naging number 2. Tama? Sino nakakaalam nun, di ba? Si Des saka si Alex nagbaliktad. Nag-number 2 si Alex, nag-number 3 si Des. I'm sure nagko-compute na si Alex kung ilan yung ilang buwan, no? Yung ilang buwan na number 2 si Des, tapos number 3 siya, tinototal na niya. Teka, pagka tinotal ko pala, talo lang pala ako 500,000. So sabi niya, habang may sakit si Des ngayon, habang nagpapahinga, ito na yung chance ni Alex, di ba? Itotodo na niya. Sabi niya, sana si Abdes sa January pag gumaling. Di ba? Para may todo ko to. Diba? So, kinumpit niya, kunyari, sabi niya, teka, 500 lang pala yung agwat sa akin ni Des, diba? Ito, todo na niya nang in December. Diba? Kung ang normal niya, 2.8, gawin lang niyan 3.3, diba? Eh, baka pag tinotal natin yung buong 2022, baka number 2 na si Alex. Siyempre, gusto niyang matawag, number 2, Alex Asuncion. Nanunood ka ba, Alex? Patay ka na, si Des pala nanunood. Sabi niya, shit, dadagdagan ko na 1 million. Para hindi ako mahabol ni Alex. Okay? So, members, leaders, naghahabol, no? From, kunyari, team builder, gusto mag-FM, FM, gusto mag-FBP, FBP, gusto mag-SFBP. Marami tayong SFBP. Yung SFBP, yung rank na pinakamarami kasi pinakamahaba yung jump from SFBP to PD. I tell you, meron tayong mga PD 10 taon bago nila narating yung PD, no? 2012 member na po sila. Hindi sila nagmamadali umaman, no? Kaya pinipetics lang nila. So, yung SFBP yan yung rank na pinakamarami. So, pagka nagtrabaho yung mga SFBP,
no, pwedeng itong December sangdaan yung PD natin kasi ang rami po nila. No? Ako atat ako mabigay ng 525,000, no? Kasi kada mag-rank advance ng presidential director, meron pong 525. Atat ako mabigay ng 525. No, sana ma-achieve po nila, no? Kahit na sandaan pong bagong PD sa December, okay lang sa akin. Yung mga SFBP, tangina niyo, magtrabaho na kayo, ha? Rami kong namo, ang raming 525,000 na mabibili nitong relo ko, di ba? Marami nitong 525,000. 80 yan. 80 na 525,000 to. Okay, so, sinong nagmamadali umuwi? Pauna ko na. Meron po. Kasi, according to my 39 million watch, it's almost 6:15. Meron pong gusto na umuwi? Are you sure? Sining nanood sa sizzle? Okay, so almost everybody watched the sizzle. Sinong nanood yesterday sa Mercedes-Benz Boys event? Okay, yung sa likod. Okay. So kasi meron akong dalawang PowerPoint na prepare, no? Sinabi ko lang kay Ruel, one is the sizzle, no, PowerPoint. I can show a portion of that. And one is the Mercedes-Benz Boys event yesterday. So, if I talk about the sizzle, no, it will be more about the difference between discipline and motivation, ganon. No? So, connect siya sa NDO ninyo. If I talk about the Mercedes-Benz Boys event, makikita nyo po kung paanong lumaki si Ivern. Nung umpisa, ang luxury car dito siguro mga apat lang, tapos yung dalawa akin. No? Siguro mga lima, tapos dalawa akin, ganon. Or anim, basta yung dalawa akin. Okay? Hanggang sa dumami siya ng dumami, hanggang sa naging mini ladies, hanggang sa naging Mercedes. I can show that talk. Anong gusto nyo? Sizzel o Mercedes? Okay. Naks, pareho. Baka abutin tayo 8:30. Okay lang ba sa'yo? Baka may labada ka pang naghihintay sa bahay. Umuulan ba sa labas? Hindi. Kasi pag umuulan, marami, oh shit, baka tumutuloy yung bubong namin. Mauna na ako. Ayusin ko yung ano, yung takip dun sa butas. Okay, so who wants to, you know, see part of the sizzle talk? Part ng sizzle. Okay. Sino yung gusto yung tungkol sa mga kotse, mga Mercedes-Benz, mini ladies? Okay. Mas marami ng konti yung tungkol sa kotse. So si Ruel yung gagawin, sabi niya, ano kaya? O sige. Mag-ano tayo? Pwede naman i-cut-cut eh. Pakita natin yung video nung first, no? Nung first car club video ni Ivern. Nung sinuting namin to, wala pa pong luxury car club. Pero meron ng luxury car. Ilang piraso. Mamaya, bilangin nyo na lang. So, nangyari po to, no? January 2019. Sa pagkakaalala ko, it's either December 2018 kami nag-shooting or early January 2019 kami nag-shooting. Basta hinabol namin tong shooting bago kami nag-kick-off event sa January. No? So, nagpasara kami ng isang subdivision. We started before sunrise. Parang alas 4, alas 5 nandun na kami. Kailangan bago mag-sunrise makapag-shooting kami. Tangina na, natapos kami gabi na. Ganun kahaba yung shooting day na yon. Pinakain namin ng breakfast, lunch, saka dinner, lahat nung makikita ninyong tao at kotse dyan, no? Tapos, meron pa silang kasi meron pa silang individual na interview na parang paano na bago ni Ivern yung buhay mo, paano ka nagkaroon ng kotse, una nyo bang kotse to, no? Usually, no, 99% of Ivern members got their first car because of the Ivern business. Okay? And generally 99.99% got their first luxury car because of Ivern. Meron naman tayong mga member, no, na nakatsedeng na nung sumali. Meron tayong mga member na nakamustang na nung sumali. Meron tayong member na nakamini Cooper na nung sumali. Pero ilang piraso lang sila, kaya nga 99.99%. Pero yung kotse, no, typically 99% ng members, no, when you do the numbers, 99% first time nagkakotse sa Ivern at natuto magmaneho doon din sa Ivern. At nag-aral sila magmaneho doon sa kotse nilang bagong bili. Kasi wala namang papahiram sa kanila ng kotse para pag-practisan.
So, ang pinag-practice nila yung sarili nilang kotse na bago. Okay? So, let's show this video. January. Nakita niyo mga kotse, kachipan ng lahat. Yung mga kotse ng pamasa. Ilan yung tsedeng sa BMW na bilang niyo? I think yung dalawa sa gitna akin yon, yung bumubukas yung bubong, tapos yung G-Wagon, the two in the middle are mine, tapos the yung isang Mercedes, no? Company car nung vice president namin, tapos yung isang Mustang company car nung other vice president namin. Si Zach, nakita niyo sa dulo, 'di ba? Yung Ford Wild Truck, no? Tuwan-tuwa siya doon. Bili niya doon yata parang 800,000, tapos yung accessories 1 million, parang ganyan. Tapos sinali niya sa car show, no? Panalo siya, masaya siya, 'di ba? Pero kachipan, 'di ba? Hindi luxury car. Okay? So, tapos you see, you know, up to the end, that time, parang 80 yata yan, if I remember correctly, no? I don't know kung merong mabilis sa inyo magbilang kung nabilang ninyo. So, natatandaan ko lang parang 80 siya. And we have presidential directors ngayon, yung nasa dulo, si Jelay, ang kotse niya, Mitsubishi Mirage. Oo, tapos nandun pa yung ex niya, yung pinalayas namin, I mean, tinerminate namin. Okay? No, Mitsubishi Mirage. Ha? Yun pa lang yung kotse niya nung when we did the first car shoot. Okay? When we did the first car shoot, Mitsubishi Mirage yung kotse ni Presidential Director Jelay, no, Mateo. Ngayon, ang kotse niya, meron siyang Mercedes, meron pa siyang Mini Cooper. Okay? And meron din silang Mustang, pero binenta na nila. No? So, Mirage and Mustang, Mercedes, Mirage, Mercedes, Mustang, tas Mini Cooper. But the Mustang binenta na niya. So, ang kinip ni Jella yung dalawa. So, 2019 January to. Okay? You want to see the first luxury car club video? Okay? So, dito parang 4-5 lang yung luxury car, dalawa akin. So, let's see the first luxury car video. Ito yan. October 2019, no? Sa Pradera Verde, yung pag-aali po nila Bong Pineda po to, no? Yung kilala doon sa Lubao. So,
We did the shoot there October 2019. So yung kanina, January 2019. Tama po? Okay, so ito October 2019. Sampung buwan. No? From January to October, 10 months. So bilang tayo kung ilan yung kotse na luxury car dito. Sige, let's watch this video. Minus yung kotse ko, 19. Okay, so dumadami ba? Dumadami. So, kayo, may luxury car na kayo? Wala. Sila nag-umpisa, wala rin. Sino yung wala pang kotse? Wala pang kotse. Ayan. Right now, ang nagkaroon ng kotse sa iPhone, 600. Brand new. Ha? Brand new. 600. So, kung gusto nyo magkakotse, nasa tamang kumpanya kayo. Nasa tamang negosyo kayo. Yung sa pinanggalingan yung kumpanya, ilan yung may kotse? Yung boss lang. Yung manager. Tama? Vice president. Di ba? Oh. Tapos yung pagka yung level mo na, kasi kung nandito ka ngayon, wala kang kotse, that means yung pinanggalingan mo kumpanya, wala ka rin kotse. Tama? So yung mga ka-level mo, wala kayo lahat kotse. Di ba? So for sure, dun sa pinagtrabahan yung kumpanya, hindi 600 yung nagkaroon ng kotse. Tama? So, ibig sabihin, pag nanatili ka doon, di ka magkakakotse. Dito, manatili ka dito, ituloy-tuloy mo, sumunod ka, katulad ng tinuro sa NDO,
No, sinabi ni Cecil, sinabi ni Buddy, magkakakotse ka. Tama? And yung kotse, first step pa lang yun dito. Tama? Kasi kung sino mga may motor, tangin na pati motor, wala kang joke lang. So, may mga may motor. Okay. So, di ba, pinaghirapan nyo yung motor. Tama? Parang nagmamanti kayo dyan, di ba? Ang galing. Alam nyo ba, ang after nung bangko, ang pinakamalakas kumita sa Pilipinas, yung nagbebenta ng motor? Kasi try nyo, di ba, ang gagawin nila, kunyari, 5,000 down payment, tapos parang 2,000 every month, di ba? Pag total mo, try mo yung total, kunyari, 2,000 ka per month, tapos, di ba, 36 months, 48 months, ganun yun, di ba? O 24 months lang? 36, o, kunyari, 36, magkano per month? 2,000, ganyan, 2,000, 3,500. O, calculate nyo nga, 36 times 3,500. So, lagpas ang 100,000 siya. Tama? 36 times 3,500, I don't know, mga 130,000 siguro yun. Eh, yung binibili mo motor, magkano? 60,000 lang siguro. Tama? Mga 60,000 lang yung binibili mo motor, compute mo, kasi ang Pinoy, hindi marunong mag-compute ng Pinoy. Basta afford niya yung monthly, go na siya. Tama? 15,000 a month yung sahod mo. Ang monthly, 3,500. Sige, kaya, go na. Tama? Kasi hulugan naman eh. Diba? Hindi na bali yung 36 months. Basta kaya niya yung monthly. Oh, meron na ba ng compute sa inyo? 36, ha? Oh, 126,000. Tama, sabi ko, mga 130. 126,000. Eh, yung motor na binili mo, magkano? 60. Okay? 60, 70. After you finish paying, doble na yung presyo. Kaya ang yaman. Naman itong sa tapat natin, yung Rupali. Kahit saan pumunta, may Rupali, di ba? Kasi parang bangko po sila. Yung pagka lumabas na yung motor sa kanila, after mo maghulog, yung pera nila dumoble. Kaya kayang-kaya nila magbukas ng magbukas, magpautang ng magpautang. Kaya hindi ang baba ng requirement para makapaglabas ng motor. Tama? Yung houseboy dun sa bahay ng nanay ko, nakamotor. Houseboy. Di ba? Gulat ako pag uwi, may motor. Sabi niya, kuya, ang mula lang ng ano. Anong pinakita mo? Kuya, wala. Lisensya lang. Tapos yung address namin, kumuha ko ng ano sa barangay na nakatira ko dito sa bahay. Ay, malaki bahay namin, di ba? Bahay namin sa QC, yung bahay ng parents ko. So, ang laki bahay, di ba? Sabi, ay, pasado. Di ba? Hindi sa squatters area nakatira. Tangina. Di ba? Eh, yung lupa namin doon, 1,700 square meters yung bahay namin, di ba? Pasado. Pagka-chinek nung nagbe... Ay, putang ina. Laki ng bahay. Anak pala ng bilyonaryo yung ano. Kala ko, houseboy lang. Gulat ako pag-uwi, di ba? Okay? So, it's all about, you know, doing the daily grind, following the system, no? It's, the iFern business, ang difference kasi, pag empleyado ka, pagod yung katawan mo. Bugbog ka. Bugbog ka sa pagod. Pero yung utak mo, hindi. Di ba? Tapos, pag uwi mo, tulog ka na. Pero ang kapalit, 500 per day. Tama? Kung mataas sahod mo, sabi mo na, 1,000. Konti lang ang mga kaya kumita ng 1,000 a day sa Pilipinas. Konti lang. Di ba? Konti lang. So, sabi mo na, ikaw yung sa mga pinagpalad, 1,000 a day ka. Di ba? Pagod yung katawan mo. Tama? Bugbog yung katawan mo. Pag uwi, pagod na pagod. Pagdampa ng ulo mo sa unan, tulog ka na. Kung may unan ka, kasi pwede namang nasa banig ka lang, wala ka unan, baka karton lang. Rami tayong mga member na dating OFW, pag nagpakita sa akin, natutulog sila sa ano lang eh. Basta may karton lang sa sahig, di ba? Dahil sa pagod, no? So, pagod yung katawan mo, no? Tapos, ang kapalit ng oras mo, yun na, 500 to 1,000 per day. Dito sa iFern, no? Yung katawan mo hindi pagod. Actually, pag nakipag-meeting, kain yan, nakaupo lang kayo dito, di ba? Ang mapapagod, utak mo. No? Tapos pagka nag-alok ka, tinanggihan ka, lalo na kaibigan mo, best friend mo, nanay mo, asawa mo, tapos siya yung nagduda sa'yo, siya yung tumanggi, masakit sa puso. No? Nasasaktan ka. So you don't feel pain physically kasi hindi naman nakakapagod. Pero pag nasaktan ka, ang sakit sa puso. Tapos, grabe, siya yung best friend ko since birth. Tapos, di ba, sinabi pa lang networking, ayaw na. Meron kaming member, tangina, si Iman. Siyang nagpaaral doon sa tatlong pamangkin niya na OFW na rin ngayon.
So, sumali siyang iFern. Excited na excited siya. Kinabi niyo, excited, motivated, happy. Sobrang saya niya. Parang yung downline to ni Teacher Christy, parang isang buwan lang yata siya sa Pilipinas, pero araw-araw ginawa niya si iFern. Excited na excited siya. Gusto niya, pagbalik niyang barko, ginagawa niya pa rin. And expect niya, yung misis niya, ginagawa habang nasa barko siya para hindi na siya sasakay ulit. So, excited siyang alukin yung tatlong pamangkin na siya ang nagpaaral na OFW na. Ang sagot sa kanya, Uncle, wag ako. Diba? Scamin mo ng iba, wag ako. Eh siyang nagpaaral. And dahil sa kanya, kaya nagtatabaw sa ibang bansa. Diba? Hindi ba ano yun? Diba? Yun yung pinakamasakit. Hindi naman niya anak eh. Pinag-aral niya. Hindi niya rin kapatid. Pamangkin niya. Anak ng kapatid niya. So, pinag-aral niya, nakapagtatrabaho na sa abroad, ano ba naman yun? Sige, uncle. Kahit pakisama lang, tama? Tuwan-tuwa yung uncle mo eh. Siya nagpa-aral sa'yo eh, di ba? Uncle, magkano ba yan? Eh, uncle, di ko kaya yung 60, ano ba yung sa atin na? 66, 68? Di ko kaya yung 66.5, okay lang ba uncle yung 28.5 na lang? Tama? Or uncle, kakapadala ko lang kay nanay sa kay tatay eh. Okay lang ba yung 9.5 muna? Eh di masaya yung uncle niya. Tama, eh ang sagot sa kanya, wag ako. Diba? Pati ba naman kami, uncle, i-scamin mo? Siya nga nagpa-aral eh. Paano kita in-scam? Pinag-aral nga kita. Tama? Uh-huh. So, di ba masakit yun? Masakit yun. Masakit sa damdamin. Tapos, syempre, mag-isip, tangina. Ilan? Pagka ito total mo, yung pinadala mong tuition, allowance, tama, pambili ng sapatos, pambili ng libro, pambili ng cellphone, pambili ng laptop. Pag tinotal-total mo, ang laki ng naibigay mo, tapos ngayon excited ka na pasaliin siya sa negosyo mo, ang sagot sa'yo, wag ako. Okay? So, yun yung difference ni iFern sa normal na trabaho. Pagod yung katawan mo sa trabaho mo, mababang sweldo mo. Dito, utak mo, puso mo, pwedeng mapagod. Pero pagyaman ang pinag-uusapan natin dito. Okay? So, you need to make a choice. Kasi, ba't tumitigil yung tao? Kasi nasasaktan yung puso nila, damdamin nila, napapagod yung utak nila, ayaw na nila. Kasi maliit ang utak nila. Tapos, okay? So for people, no, sabi nga nila, the doctors and the scientists say that the heartache, no, and yung ano, disappointment, the body ano, feels it as physical pain. Okay? Di ba sabi nga nila yung mga broken-hearted, di ba? Broken-hearted. Kasi you feel the pain physically and, you know, pagka pinaniwalaan mo siya, broken-hearted or parang napagod yung utak mo, parang and that can cause, you know, yung mga sakit, di ba? Sabi niya, mga tao na na-stress. Stress causes acidity, and acidity causes cancer. So, yung stress could cause cancer in your body. Di ba? So, the physical pain, no, of the disappointment, heartache, you know, may mga sinasabi na they died of a broken heart. Tama? May totoo daw yun. Totoo. Kasi parang they lost the will to live because they're broken-hearted. Okay? So, physical pain yun, yung feeling nila doon. So that's why, you know, for the leaders, tinuturo ko to. Yung first part ng disappointment or rejection is yung mga naglalatag ka, nag-offer ka ng business. When people say no, mga kaibigan mo, kamag-anak, classmate, no, kababata, ka-opisina, when they say no, ang sakit kasi nireject ka nila. Okay? That's the first level. Pero pagka nagamay mo na, no, nag-improve ka na, mas kaya mo nang ikwento, mas kaya mo nang i-share, no? Meron ka ng resulta, nababawasan yung mga rejection mo. And you become better. And then, of course, you learn not to be affected by rejection. Kasi nag-no siya, hindi sa'yo. Hindi ka ni-reject. Ni-reject niya yung negosyong inaalok mo. O ni-reject niya yung produkto na inaalok mo. And the smart people, the leaders we have here, they know that the no is just no right now. Hindi forever yung no. No, dadating yung araw, babalikan mo sila, magye-yes na sila, or sila na mag-PPM sa'yo na, ate, gusto ko na. Example, si Des, no? Des Lacerna, our 001, she shared a story to me na yung mga kaibigan doon, yung mga classmates niya, parati siya pinagtatawanan. Baliw na naman si Des, may bago na naman networking, yayaman daw siya.
Of course, they started seeing si Des, no? Bumili nung bahay sa Taytay. I think the house she bought for 27 million and then she renovated plus 10 million. So almost 40 million yung nagastos niya doon. Tapos, and then she have a Porsche Macan, no? It's worth 6.5 million. She have a Mini Cooper, Mini Countryman John Cooper Works, is 4.8 million. And she have a BMW convertible, is 3.9 million. Tapos yung first car niya, yung nandun, yung red na BMW, no, that's the cheapest one. I think that's only 2.5 million. And then they bought a Ford Everest, no, pang pickup ng products, no. Hindi sila sumasakay doon, pang driver lang siya, pang cargo lang ng product. Pagkapunta siyang Baguio, nauuna yung Everest para mag-deliver ng product, tapos siya BMW gamit niya or yung Porsche gamit niya. So when the classmates started seeing all of these results, siya na yung pini-PM. Tapos meron silang chat group, di ba? May chat group nung Viber or whatever na pag Christmas, kailangan ng donation, ganyan, di ba? Sabi ko, magkano yung donate ng mga, kasi ang sikat sa chat group na ganyan yung mga galing Amerika. Pag nagdo-donate sila, usually $100. Di ba? Parang wala lang naman $100 sa US. Pero pag sa Pilipinas, wow, ang yaman, $100, di ba? Sabi ko, Des, hayaan mo muna sila lahat mag-donate. Kung magkano yung donate ng mga classmate mo sa Amerika, total mo lahat, yung donate mo mas malaki doon. So, parang tatlo yata o apat yung nag-donate ng $100. So, ang donate ni Des, 25,000. Diba? 400 is, ano eh, diba? 20,000. O, dinagdagan niya ngayon 25,000. Di siya pinakamayaman ngayon sa buong batch. Diba? O, so, ngayon, pinapansin na siya. Diba? Sila na, Des, kailan tayo makikita? Sagot niya, busy pa ako. Next week, busy pa ako. Tapos, magkano ba yung that time, 8.5 lang yung iPhone? Sabi niya, Des, 8.5 saka, 24.5 da? 25.5, o yun. Sabi niya, Des, diniposit ko na yung 25.5 sa account mo. Kita na lang tayo pag free ka. Diba? Kasi nakita na yung resulta, diba? Wala pang explain, na una na yung bayad. Kasi gusto na lang makasali dun sa ginagawa ni Des. So when people say no to you, it's not no forever. It's no right now. Okay? So you need to continue, create more results until time comes, sila na maghahabol sa'yo. Okay? So ano yung next video natin dito? Okay, so kanina was October 2019. Tama? No? October 2019 yung kanina. Tapos nag-pandemic 2020, correct? So in 2020 wala tayong magawa kasi ECQ bago lang yung COVID, 'di ba? Pag lumabas kami ng bahay ni Madam, 'di ba? Naka-mask, naka-ganon. Tapos after pagpasok ng bahay, hubad lahat, 'di ba? Dati takot pa tayo lahat, 'di pa natin alam yung COVID eh, 'di ba? Ngayon, tangin na kahit na may COVID yung katabi mo, okay lang, sanay na tayo, 'di ba? No joke. Yung apat na anak ko na COVID eh, nagpa-test sila. Kami ni Madam inuubo, hindi na kami nagpa-test. Dead ma, alam ko COVID 'yun, pero wala nang pake. Lahat naman tao inuubo rin. 'Di ba? Dati, di ba, lahat nakamas, di ba? Nag-event kami dito nung pandemic, di ba? Para nagpapa-swab test lahat. Lahat swab test bago makapasok. Tapos shifting, 20-20, 30-30 lang dito. Tapos palit ng tao pasok. Kasi nag-awarding kami dito. Dito natin ginagawa yung awarding. Kasi pandemic, walang venue eh. So we were doing everything recorded, FB Live lang siya. Di ba? We even did the mid-year event here. Kasi wala tayong choice eh. Di ba? Hindi din tayo makakuha ng venue sa labas. Tapos pagka nandito kami, yung mga kotse naka-park, hindi pwedeng magkalat-kalat yung tao dyan kasi sinisita ng barangay. That time, si Biko nagpapunta ng tao, pinapacheck kasi anong nangyayari dyan. So pwedeng nakikita na maraming kotse lang pero bawal sila magtambay dito sa balcony. Yung mga tao natin, may nakatago sa hub, may second floor, third floor. Tapos palit-palit, oh, yung nasa third, baba na sa mezzanine. Diba? Yung nasa mezzanine, punta na sa second, ganon. Shifting siya. Kunyari, ang ina-award mo, number 180 to 150. Oh, yung 30 lang yun nandito. Pagtapos na, out, palit, next batch. Tapos meron kaming naka-FB Live siya, di ba? So nanonood sa ibang floor. Di ba may TV yung mga iba-ibang floor natin? Doon nanonood yung iba. Okay, so 2020, wala tayong magawa. No? Tapos, so what we did in 2021, if I remember, we did the... Did we do the we call that the Royce Hotel? Was that January 2021 when we did Royce Hotel? Okay, Royce Hotel we did. Tapos October,
I think we did Las Casas in Bataan, no? Both times, no? Parang pinasara natin yung venue para magamit natin. Yung sa Las Casas Bataan, if I remember correctly, 350, no? Pinasara natin yung Las Casas, no? Las Casas de Acuzar, no? For the, our 350 participants. Tapos pumunta si Vice Ganda. Tapos yung opening natin si Dennis Laurel, no? Sumayaw siya, kumanta. So ito, 2021, during pandemic. Itong Clark International Speedway, kasi kaibigan natin yung mga may-ari, kaya napabuksan po natin siya. Okay, so we did the shooting here. Let's watch this and you count the cars again. Okay. We'll be right back.
Dumami? Ilan na, ilan? 34? Yung 32 minus yung dalawang kotse namin ni Madam. Matalino si Sir. So, 32. So, kanina, ilan? 19. Ngayon? 34. 32. Sorry, 32. Minus 2. Huh? So, 32 during pandemic. Okay, habang naghihirap yung buong mundo, habang baka meron dyan sa inyo, nag-abang ng ayuda, dito sa iFern, bumibili ng luxury car. Okay? Tapos yung kanina, yung slide pala natin dun sa first video, yung kahapon, yung pina-screenshot ko sa'yo, pakita lang, nakalimutan ko yung mention. No, not this one. Yung 300 million, pakita mo lang. O, bali itong 35 new millionaires club mem- 35 new millionaires club members, no? Ito sa video na to 35. No, right now nasa 597 millionaires club members na tayo. Okay? From 35 to 597. And can you see the correlation? Sabi ko kanina 600 yung nagkaroon ng kotse. So the numbers do not lie. No, from 35 millionaires club members naging 597, tapos 600 na yung merong kotse, no, or car club member si Iford. Connected siya. Kumita ng 1 million eh. Kaya kaya na mag down payment, kaya na mag monthly ng kotse. So, it's a process. No? Yung kung pagiging empleyado, buong buhay mo, empleyado ka, wala ka narating, wala ka napundal, yung pagiging milyonaryo, hindi rin siya overnight. Kasi kung mas mabilis maging milyonaryo, di mas maraming milyonaryo sa Pilipinas kaysa sa mahirap, tama? Mas mahirap maging milyonaryo, mas mabilis maging empleyado. No? For every person in the top 10 billionaires list, yung number 1, no, number 2, number 3, pag itotal mo yung number ng empleyado nila, mas mayaman, mas maraming empleyado. Kasi yung empleyado, yun yung nagpapayaman dun sa mga billionaryo. Nagtatrabaho kayo para payamanin yung amo nyo. Okay? Dito sa iFern, hindi ninyo ako amo. Presidente lang ako ng kumpanya. Yung mga apply nyo, hindi nyo rin sila amo. Apply nyo lang sila. Sila yung nauna sa inyo, sila yung magtuturo sa inyo. No? And again, as I said, swerte kayo, meron kayong Cecil, meron kayong buddy, no, na nag-volunteer ng oras para turuan kayo kahit hindi naman niya kayo downlines. Show the 300 million commission. Hindi ko ba na ano yun yesterday? So, dun sa first video, I don't know kung nakita nyo, 300 million commission. In 2018, that was the commission for the whole year. Right now, 300 million is just 2 months commission. So, average commission natin per month, 150 million. That's why when you see, di ba, tingnan nyo, try ninyo, itotal ninyo yung top D natin. Diba? Nagpo-post naman tayo ng top D, diba? Oh, so number one, example, Zach Lopez, 5.5 million. Diba? Tapos si Alex naging number two. Kunyari, 2.5 million. Tapos si Des, 2.3. Tapos si Melay, 2.2. Try nyo, labas kayong calculator, total nyo yung number one hanggang 180. Tingnan nyo kung magkano. Tapos meron pa mas marami yung hindi pasok. Pero napakarami pong kumikita ng 5,000, 20,000 naman, 50,000 naman, actually maraming 99,000.
No? Kasi di ba yung push pa more is 100,000 to 119,000. Marami po, 99,000, 98,000, 72,000. Napakarami. Tapos yung mga kumita ng 5,000 extra, nakakatulong yung 5,000 eh man. Eh minimum wage niya, 15 lang, di ba? Tapos kaltas-kaltas pa. Ayan, no? Ito yun. Sabi ko sa iyo, meron eh. Nanap mo. Thank you, thank you. Ayan, no? Total commissions 2018. Itong 300 ngayon, dalawang buwan lang yan. Dalawang buwan lang yan. Okay? So, the business keeps growing. The business keeps growing. So, syempre, as the business grows, the income and the commission grows. And yung pag-aari ng mga miyembro, dumadami rin. Nung una, sumali ka, gusto mo lang magka-Jordan, gugulat ka, 20 na yung Jordan mo. No? Tas orig pa, hindi fake. Okay? So, from the first car club video, no, naging luxury car club, di ba? Tapos nag-update tayo, dumami, di ba? So, ngayon, after this, ano na, yung mini ladies na ba? So, syempre, yung right now, sabi niya 32, di ba? 32. So, sa dami ng kotse natin during the pandemic, no, nagkaroon na tayo na idea na gawin yung mini ladies. Kasi as of last Wednesday, 32 na yung mini ladies. So, 32 na yung Mini Cooper ni iFern. Pinakamarami sa Pilipinas. No? Again, iFern is the number one client of Mini Philippines. Okay? Tapos, di ba, nag-billboard tayo sa EDSA, meron tayong logo ng mini ladies. No? Ito, hindi yan basta-basta pwede gamitin. Approve po ng Germany itong logo na to. No, why Germany? Mini is a British brand, but binili na po ni BMW yung Mini. Kaya sa Germany na yung headquarters nila, we need to get the approval of the head office of BMW, no, which is handling Mini. Approved to sa Germany itong logo na to. Okay? So, pakita ko lang, ito yung, di ba kanina, sinasabi ko nga, sinara yung speed, I mean, pinabuksan yung speedway para magamit. Ito naman, pinasara namin yung Sacovia Bridge, no, para magawa tong video na to. Maikli lang tong video. Let's show this. When we did this, hindi pa 30 yung mini ladies. 20 plus pa lang. Bilangin nyo na lang. Ngayon, 32 na.
Next week, Wednesday, 33. Meron na naman maglo-launching na bago. Okay? So from ilang piraso na car club, no? Ilang piraso na luxury car, no? Hanggang sa dumami. Ngayon, kaya na natin gumawa ng club, isang klaseng kotse lang. So yung mga, meron tayong mga Mustang, no? Meron bang nagdi-dream car ng Mustang dito? Ford Mustang, meron? Taas ang kamay? Baka may chance magkatotoo yung pangarap. Diba? Kung taas ang anong kamay, hindi mo magawa, di ba? Paano siya magkakatotoo? Tama? Gusto magka-Mustang? Gusto magka-Mustang? Okay. Meron mga gusto magka-Mini Cooper? Wow! Okay. So yung mga gusto magka-Mustang, no? Tinatanong ko ng mga Mustang owners, right now parang, kung hindi ako nagkamali, kasi mas... Meron tayong dalawa sa probinsya na Mustang. Yung dito siguro mga lima, anim. Sabi ko pag mga 12 na pwede na gumawa ng club, no? So, kung mayroong mga nangangarap ng Mustang, no? So, we plan to have a iFern Mustang Club also, no? Pero at least mga 12. Or maybe, no? Nagkukwentuhan kami nung some of the leaders, maybe we'll do a sports car club, no? So, pasok na yung Mustang kasi two-door. And definition kasi ng sports car, dalawa lang yung pinto, eh. No? So maybe we'll do the sports car club first para ma-accommodate natin kasi may iba-ibang brand na tayo, yung BMW, di ba? May tatlo na tayong convertible na BMW, Mustang, marami na rin, Dodge Challenger, no? Meron tayong Lotus, may Ferrari si Zach. So maybe we can do a sports car club first. So with the success of the Mini Ladies, no? Syempre, meron din tayong nagkaroon din tayo ng idea to do the Mercedes-Benz Boys Club. Kasi sabi ng mga lalaki, paano naman kami? Diba? Rami rin naman kami. So this idea was hatched because in-invite ako, I mean, this is the second invitation nung CASA. Sabi, I think we did one Mercedes event last year. Tapos sabi sa akin nung CASA, sir, gawa tayo ulit ng Mercedes event. Pero yung first Mercedes event natin, halo-halo, lahat ng luxury car. Sabi niya, sir, this time yung mga Mercedes-Benz owners lang. Pag walang chedeng, huwag daw isama. Okay? So, let's show this video. So, we did an event sa CASA, no? Everything you will see, even yung video, sila nagbayad. Lahat tayong ginasto dyan. Dumating lang kami. No? Basta sakay ka sa kotse mo, punta ka. No? Libre pagkain, no? Inom. Take home nila beer. No? Kasi may ka-tie up si Mercedes na beer na parang, privately crafted. So may take home pa sila na beer, no? May mga other giveaways pa si Mercedes sa kanila. So watch this video.
Sinong gusto magkaroon ng Mercedes? Wow. Mas gusto nila yung Chedeng. Okay. So, lahat naman pwedeng maging Mercedes-Benz owner. No? So, right now, ang nangyari sa iFern, yung mga mag-asawa, si Mrs., Mini Ladies, si Mr. Mercedes-Benz. But it doesn't stop there, no? Like, sinong nanood ng Sizzle? Nanood ng Sizzle? Di ba, nung nag-announce tayo ng mga Mini Lady, di ba, yung Mini Lady Boy, tapos di ba, parang yung Mini Lady natin from Mindanao, the first Mini Lady from Mindanao, tapos meron tayo yung Mini Lady, yung galing sa kabilang networking company, no? 22 years siyang networker, ngayon na siya nagkaroon ng luxury car. Tatlong buwan lang sila sa iFern. No? Tatlong buwan lang sila sa iFern, naka-corporate package din sila. But they only earned 300,000, no? For in the 3 months, naka 300,000 na yung income, no? Tsa-cheque, iba pa yung pagbenta ng product, no? But they decided she wanted to become a Mini Lady. So she invested 3,950,000 to buy a Mini Cooper. So that she can join the Mini Ladies. Hindi niya muna hinintay na kumita ng million sa iFern bago siya mamuhunan ng kotse. Kasi nakita niya, part ng sistema, Louis Vuitton, Jordan, Rolex, di ba? Luxury car. So sabi niya, gusto kong bumilis yung income ko. Gusto kong makasama dun sa Mini Ladies. Gusto daw niya makasama si Mama Dam. Kasi hindi pa daw siya member ng iFern. Naka-follow na daw siya kay Madam. Matagal na daw niya idol si Madam. Eto yung chance niya na maging barkada daw si Madam. Makasama yung mga Mini Ladies. So, ano yung cost nung pagbabarkada? 3,950,000. Eh may pera yung pamilya nila eh. Diba? So mamumuhunan sila. Same nung sinabi ko kanina na mayroong 83 na trucks. Tama? Sino nanood nung Hyper RBA? Yung kay Dr. Vicky Bello? Okay. Diba meron tayong parang pa-auction doon? Diba yung namigay si Madam ng bag? Yung Dior na bag na pinamigay ni ba? 250,000 yun. Di ba nag-announce na 500,000 na yung number one? Yung mother, nung may-ari nung 83 na trucks, gusto niya yung bag. Bumili sila ng worth 1.2 million na packages para sila yung manalo at nakuha nila yung bag na 250,000 for free. Okay? So kung may pera ka, mamumuhunan ka talaga. Kasi ilalabas mo lang naman yung pera pag nabenta, balik na eh. Pero may extra benefit ka. Tama? So sumali siya doon. Tapos yung number two, si... I think si Carlo yata, saka si Ayin ba, saka si Jack? Si Ayin, nakakuha ng shoes, no? Yung shoes, isang beses ang nagamit ni Madam, yung Dior, parang 100,000 yata yung shoes na yan. So, because they bought, I don't know, 900,000 or 1 million, they got the shoes for free, di ba? So, bumili ka, pag binenta mo, kumita ka na, may libre kang sapatos. Hindi ka na pupunta ng Dior para bumili ng 100,000. No, yung bag, hindi ka na pupunta ng Dior to buy for 250,000. So, parang, you know, we just having fun. Yung Wednesday, kung nandito po kayo, di ba, yung nagpapasandok, yung scoop challenge, di ba, parang bumili ng 9.5 tapos cellphone yung nakuha, di ba? Yung isa, bumili parang 26.5 yata, tapos dalawang cellphone, parang isang iPad yata, tapos isang cellphone, di ba? Yung, nakita nyo naman yung video, no? I think I posted it. And sa TikTok, makikita nyo. So, ito yung nangyayari kay iFern ngayon. So, yung in-invite kayo, you learn about the RBA, di ba? Now you need to know how to do the RBA para kaya ninyo explain yung mga product, company, di ba? President, lahat. Yung mga achievement ng mga leaders. Tapos ngayon, tinuruan kayo NDO. No, it's not enough na napakinggan yung NDO. Kasi to become a successful iFern networker, time comes, kayo na yung magsasalita dito. Kayo na yung gagawa ng NDO. Kasi wala pong successful na networker na hindi marunong mag-RBA, hindi marunong mag-NDO. Those are things you need to learn. Kung empleyado ka, you need to learn kung ano yung pinapagawa sa iyo. Dito, ito yung negosyo na nakakayaman, you need to learn kung ano yung itinuro sa inyo. Kasi marami na rin kaming napagdaanan ng mga member na sabi, napakinggan ko na yan, alam ko na yan. Wala na bang iba? Diba? Hindi nga niya kaya gawin, pero gusto niya, ano na daw yung next? Kala niya yung pag-attend-attend ng training, nakakayaman. Pag-attend-attend ng training, natututo ka. Ang nakakayaman yung paglabas mo. Yung gagawin mo paglabas mo dito. Okay? If you attended the Sizzle, I showed the video, yung difference between discipline and motivation. Okay? So, you got motivation. But to be successful, you need discipline. Kasi nung empleyado ka, may disiplina ka naman eh. Diba? Kailangan on time ka pumasok. Kung hindi, pag late ka, papagalitin ka ng teacher. Pag marami kang late, papagalitin ka ng principal. Pag sobra na yung late mo, kick out ka na. Tama? Nung empleyado ka, ganun din.
Kailangan pumasok ka on time. Kung hindi, mapapagalitan ka, may kaltas yung sweldo mo. Kailangan matapos na yung trabaho, no, 5 p.m. na, bago ka pwedeng lumabas. Pag hindi mo tinapos, undertime ka, may kaltas ka na naman. Sa iFern, if you applied that type of discipline, you attended an event, so listen what you need to learn from the event, and then you leave when it's finished. Tama? Kasi kunyari, Cecil, no, sinabi ko dun sa Cecil, dadating late, tapos magpapakita lang sa upline, tapos tatakas na. Di ba? Kasi nagmamadali, may latag daw. Okay, nagmadali ka maglatag, eh, hindi ka natuto ng bago, meron siyang objection sa'yo, hindi mo masagot, na tinuro ko pala nung nasa stage ako, hindi mo napakinggan, oh, so dina-reject ka. Di ba? Nothing is more important than a corporate event because in the corporate events, you will learn. Di ba? And you will see the success of other people na yun yung susundan mo. Kasi pag may nauna, may susunod. Di ba? So kailangan, yun yung maganda dito, marami nang nauna. Marami ka nang susundan. Kasi nung nag-umpisa sila Zach dito, wala silang sinusundan. That time, si Des Lacerna, when she earned the first 1 million in 1 month, she was the first in entire iFern. Yung mga nag-join ng 2012 up to 2016, wala pong nagwa 1 million naman. Pero nung opening namin, kasi iFern had the biggest networking company opening in the history of the Philippines. First month sales namin, 40 million. Opening day, meron pong umakyat ng stage, kumuha ng 3 million na cheque. Meron pang umakyat ng stage, kumuha ng 2 million na cheque. Meron umakyat ng stage, kumuha ng 1 million na cheque. Kasi we did 30 days of no flash out encoding when iFern started. Kasi wala pang miyembro eh. So lahat ng member ng Fern na lumipat ng iFern, pati mga galing ibang kumpanya na pumasok, so 30 days nag-encode lang sila, walang flash out. Okay? Kaya nung opening day, no, yung mga cheque, 3 million, 2 million, 1 million, and the total sales pre-opening was 40 million. So, biggest, most successful networking opening in history. So, that happened in 2012. Okay? So, but after that, no, after that we had a lot of problems, no? Kasi merong umupong bago sa FDA, no? Bagong presidente, bago yung umupo, nagpapakitang gilas, binago yung mga batas. Kasi dati pag naka-apply na yung CPR, pwede ka na magbenta, pwede ka na mag-deliver. And that's what we bank on when we launch the company. Naka-apply na yung mga CPR, nandiyan na yung produkto, na manufacture na, pwede na magbenta, pwede na mag-stock sa bodega. Biglang ibinaba na pag hindi pa na-release yung CPR, which is Certificate of Product Registration, hindi pwede magbenta, hindi pwede mag-deliver, hindi pwede maglagay sa warehouse. So all of a sudden, meron kami produkto, hindi namin pwede ibenta. So, nagpalit kami ng laman. Tinanggal namin yung mga iFern product. Fernsy yung nilalagay namin sa loob. Kasi yun yung pwede ibenta. Yun yung may CPR. No? Yung mga Aurora, what, yung mga nandun sa loob na pwedeng ibenta na may certificate CPR, yun lang pwede namin ibenta. Fern D, Fern Active Milka, kailangan namin tanggalin sa package. Okay? So, marami kaming pinagdaanan na problema. And then when we started, no, I made the mistake of listening to some of my consultants. Sabi, sir, sa networking company sa Pilipinas, kailangan bumili ka ng leader. So, bumibili kami ng leader. Lilipat dito, bayaran namin 50,000, bibigyan namin pre-account, pahiramin namin kotse. Okay, so we did that. We lost 42 million in 1 year doing that. Kasi, binili nga namin sila, tas after 3 months, may ibang bumili sa kanila. O, binenta na yung sarili nila, doon na sila. Okay, or kunyari, sabi nila, meron akong 30 na tao, magtatrabaho kami, pahiramin mo ko ng kotse. Tapos 3 months, bokya. So, pag binawi mo yung kotse, next day, nasa ibang kumpanya na siya. So, we made that mistake. Kaya after that, never. Kahit sino pang magaling, magbayad ka. Kung ayaw mo magbayad, dun ka sa ibang kumpanya. So, we don't believe anymore in buying leaders. We don't believe in magpahiram ng kotse. We don't believe in free accounts. We don't believe in commission deduction. No, we don't believe in fake. Kung hindi ka nagbayad, hindi ka miyembro. Kung gusto mo ng allowance, mag-empleyado ka. Gusto mo mang hiram ng kotse, pumunta ka sa ibang kumpanya. Kasi dito sa iFern, binibili yung kotse. Okay? You need to earn it, then you can buy it. Kung wala ka pambili, edi magbisikleta ka muna. Diba? Mag-motor ka muna. Pag may pambili ka na, saka ka mag-kotse. Pag may pambili ka na, saka ka mag-Mercedes. Okay? Lahat, yung mga pinakita kong video, dun kayo papunta pag hindi kayo titigil.
Tapos kung susundin nyo yung sistema namin. Kasi kung yung natutunan nyo sa ibang kumpanya, i-apply nyo dito, hindi yan gagana. Kasi ibang kumpanya yun eh. Iba si Ivern. Yung natutunan nyo nung empleyado kayo, hindi din lahat ng alam ninyo pwede dito. Kaya yung mga matataas natin na mga miyembro, mayor, congressman, vice governor, konsehal, doktor, judge, attorney, fiscal, lahat, they need to humble down. They need to follow the IFERN system. They need to do yes upline, copy upline, because the networking system is different from the traditional system. Kahit na ahente ka, sandaan yung tao na hawak mo, hindi pa rin pareho kasi lahat sila empleyado, may sweldo sila. Dito sa IFERN, walang sweldo. No? When you are working outside, no? Even general, no? Meron downline si Marvin, general. So nagkwekwentuhan kami ni General. In-explain ko sa kanya, General, what you have in the military is positional leadership. Presidente ng bansa, 5-star general, 4-star general, 3-star, 2-star, tama. Tapos colonel, ano sa baba? Major ba o captain? Major, captain, lieutenant, tama, sergeant, private, parang ganyan, di ba? Mga SPO1, SPO2, ganun, di ba? So syempre, lahat ng sa ilalim ni General, kailangan makinig kay General. Lahat ng ilalim ni Colonel, makikinig kay Colonel. Kahit na bullshit ka, kahit na di kita type, kahit na inisa ko sa'yo, mas mataas rango mo, makikinig ako sa'yo. Tama? And lahat ng military, kailangan makinig sa presidente. Kasi commander-in-chief si BBM. Tama? Kahit na ang binoto mo si Lenny, ang presidente ngayon si BBM, kay BBM ka makikinig. Tama? Kahit din mo siya type. Kahit si Isko binoto mo, talo siya, kay BBM ka makikinig. Tama? Kahit na binoto mo si Aquino, patay na siya. Wala kang choice, kahit na dilaw ka, kay BBM ka makinig kasi siya na presidente. Tama? Walang choice yung military. That's called positional leadership. Dito sa IFERN, hindi positional leadership. Kailangan mapakita mo na leader ka. Diba? Sabi nga, they don't care what you know until they know how much you care. Kung hahabol mo lang sa kanila, magkano payin mo? Nasaan na? Ba't wala kang resulta? Diba? Namatay ngayon nanay, walang pakialam, magkano benta mo? If you only care about results, you don't care about them, why will they care about you? Tama? Nag-away lang, upline, downline, nag-away, bukas, ayaw na. Lumipat na ng kumpanya. Tama? We have leaders, no? Galing sa ibang kumpanya, 1.5 year pa lang sa IFERN. In fairness, mag-asawa, naka-Rolex na, naka-Mini Cooper na. We had the discussion, no? Sabi niya, kasi ang nakagisnan nila, kailangan ang mas importante yung grupo o yung team kaysa kumpanya. Kasi pag nakaaway mo yung kumpanya, pwede mong baklasin yung buong grupo mo, lilipat ka ng kumpanya. No? Yun yung naituro sa kanya nung mga upline niya at yung mga mentor niya. Kaya yun yung bit-bit niya pagpasok nung IFERN. Diba? Hindi niya kinoconnect sa akin, hindi niya kinoconnect sa upline niya, kasi mas importante sa kanila nakakonnect. Nung naintindihan niya na nasa IFERN, no, si Sir Tom, lahat gustong matulungan, no? Pag may chance ma-mentor, tuturuan, nag-chat ka sa akin, nakita ko yung message, sasagot ako. No? So, nung na-realize niya that my heart is about teaching, my heart is about sharing prosperity, and then, there was a time, no? Nagkaaway sila nung downline niya, pero yung downline niya, member ng Rolex Club, so may chance na makausap ako. So, ako yung tinatanong. Basta naman nakita ko yung message, sumasagot ako. So, sa akin nagtatanong, sinasagot ko. So, even nag-away sila, yun yung time nung nag-away sila, lalong lumaki yung resulta nung downline niya kasi sa akin, tumitingin. Sa kumpanya po, sumusunod. No? So, she realized that she's a member, not of the upline, she's a member of IFERN. And even though upline niya, itong hindi niya kasundo ngayon, wala namang pake si Sir Tom kung magkasundo kayo o hindi. Tama? So, kinakausap ko pa rin siya, tinutuluan ko pa rin siya. So, mas lalong lumaki yung income nung downline niya kahit di sila magkasundo, which strong leg niya yon. So, nintatapatan niya, lalong lumaki din yung income niya. Nagpa 500,000 siya kahit magkagalit sila nung downline niya. May tampuhan. Okay? So, ngayon, naintindihan niya, sabi niya, Sir, naintindihan ko na. Pag nandun ako sa lumakong kumpanya, for sure, tong downline ko, umalis na. Dahil may tampuhan kami, dahil nagkagalit kami, umalis na siya, ano na yung strong leg niya? Wala na, zero na. Ano na babanggaan niya? Wala.
Kailangan trabahin niya left and right. Kung hindi, hindi siya kikita. Eh dahil habang magkagalit sila, hindi ito tumitigil, di ba? Kumbaga, instead of mag-away tayo, focus lang ako sa trabaho. O sa tatapatan niya, nag 500,000 siya, 500,000, 500,000, 500,000. Kahit di sila nag-uusap. Yun yung ganda ng sistema. So kayo, kung nangyari yan, di nyo kasundo yung upline nyo or di nyo kasundo yung downline nyo, mas importante yung pangarap mo para sa iyo, sa pamilya mo, kung may pinaglalaban ka, ituloy-tuloy mo. Hayaan mo. Kung upline mo to, ha, parati sinasabi ng mga tao, ayaw ko na kasi pag nagtrabaho ko, kikita siya. O di huwag ka magtrabaho, pareho kayo maghirap. Diba? Gantihan lang. Diba? Mahirap ka, mahirap rin ako. Be. Diba? O. So, sinong panalo ron? Wala. Pareho kayong talo. Tama? Eh kung upline mo yun, hindi kanya in-invite, hindi mo rin nakilala si Ifern. Tama? Kung nagtrabaho ka, hindi siya nagtrabaho, hindi naman siya kikita sa'yo kasi one side lang yun eh. Diba? Eh kung kikita rin siya, eh di, pasalamatan mo na lang, congratulate mo na lang kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi mo rin naman nakilala si Ifern. Tama? So at the end of the day, kung mayaman ka, mayaman siya. Eh di everybody happy. Sige na, bati na nga tayo para naman tayo mayaman na ngayon. Diba? Balikta rin natin kasi ang normal, diba? Nung mahirap magkaibigan, nung yumaman, naging magkagalit. Ibahin natin dito. Nung mahirap pa kayo, magkagalit kayo. Nung yumaman kayo, nakalimutan nyo na yung galit nyo. Naging magbati, naging best friend na kayo. Okay? Ano mo? Oh, natuwa rin siya. So anyway, it's almost 7:20. No, I think you've learned enough. Next time ko na ikukwento yung iba kasi baka mabuti na alas 9. So just to close na lang, again, thank you to Buddy and Cecil. No? For doing this NDO. And just to tell you, you know, pumunta ako dahil sila yung nag-host. Ha? Kasi parang 3 days ago, no? Tama, 3 days ago, wala pang schedule tong Sabado, wala pang kumuha. Noong nakita nilang bakante, sabi niya, nag-volunteer sila. So I want, this is my way of thanking them, no? For volunteering. So yung gusto po yumaman, pwede tumayo. So anyway, we have 21 days, no, before Christmas. No, yung mga hindi pa alam yung kakbo, no? Tanong po natin sa mga uplines natin kung ano yung kakbo. Okay? So yung hindi nakaintindihan ng kakbo, no, kumusta ang Christmas mo? And you have 21 days before Christmas. Yung mga bagong miyembro, yung kakasali, magjo-join pa lang, hindi ko kayo mapapayaman this year. Pero next year, kaya ko kayong payamanin. Okay? So, ang gawin lang muna natin, trabawin lang natin yung kakmo. Yung mga hindi alam kung paano, tanungin nyo yung mga, paano natin? Anong gagawin natin? Mag-member ka, magbenta-benta ka lang ng produkto, no? Just retail selling, no? Huwag ka magmadali, magpa-pay-in kasi kung hindi ka pa marunong, mahirapan ka rin. Pero magbenta ng toothpaste, magbenta ng sabon, lotion, vitamina, napakabilis pong gawin yan. Yung kikitain po ninyo, huwag nyong gagalawin for the next 20 days, ipunin nyo lang yon para pagdating ng Noche Buena, may panggastos kayo. Okay? Kasi kung meron kang 9.5 ngayon, hinawakan mo yan, hindi pa dumadating yung 24, nagastos mo na yan. Okay, ibayad mo lang dito sa iFern, yung produkto na makukuha mo, ibenta mo, yung pera na makukuha mo, yun yung huwag mo galawin. At least, miyembro ka na ng iFern, meron ka ng negosyong pag-uumpisahan. Di ba? Bibili ka at member's price, ibebenta mo at SRP. Okay? So, for the benefit of the first-timers, every time I talk, I do the battle cry. No? Taas po, kaliwa or kanan kamay, make a fist, need to pray over. Prayer without action is hallucination. Okay? So, when I say, anong kumpanya mo, ang sagot, iFern. Sample, anong kumpanya mo? iFern. Yun, tatlong beses yan, ha? Tapos yung pang-apat, every time we start the year, kanina ba yung mga video, iba-iba yung sinisigaw? Kasi every year, nagbabago yung sinisigaw namin. Yung sinisigaw natin this year, taas po yung kamay. Pag sinabi ko sa 2022 ang sagot, sama-sama tayong yayaman sa iFern. Sample, sa 2022, sama-sama tayong yayaman sa iFern. Yun. So, every year, yung bago namin sinisigaw, nagkakatotoo po. Kung titignan nyo lang, no, mini ladies, Mercedes-Benz Club, sample na lang yan nung mga yumaman sa iFern. So, finally, no, itong for best Christmas ever, change mo nga yan. So, every year, the Filipino want to have the best Christmas. Unfortunately, every year malungkot. Bakit? Kasi hindi naman pinaghandaan. Okay?
So, yan, best Christmas ever. So when I say, no, para sa best Christmas ever, taas po, left or right hand, ang sagot, kakmo, kakmo, kakmo. Sample, for the best Christmas ever? Okay. Kakmo means, kumusta ang Christmas mo. Okay, ako lang nag-invento niyan para mabilis siyang tandaan. Are you ready? Anong kumpanya mo? Ano? I can hear you. Sa 2022. Para sa best Christmas ever. Thank you.